yun, mamimili muna tayo ng pagkain natin para doon sa mga bata, syempre, para mag-enjoy sila mamaya sa paglahan. So yun, good luck! Guys, so yun, tapos na tayo mamili. So yung napamili natin, matuwa sana sila. So yun, start na tayo! Let's go! Dito na ako, oh. Dito na sila, oh. Kumusta? Okay lang, ikaw, kamusta ka? Okay lang din. O, patingin ng mga huli ninyo. O, inunahan na nila ako. O, sige, sige, huwag natin. Malilit lang daw kasi yung gagamba nila dito eh. Kaya ayaw nilang... So, kami sa ako yung huli na ganap na. Yun, o. Oh. Tinan nyo, guys. Yan ang mga gagamba rito. Puro good size. O, yung mga timbotsog dyan. Kaway-kaway na. Grabe, yung galaki. May nalalaban nyo. Hindi, ala. Papainam niya ng gamot dyan. Malaki, oh. Dami na nilang nahuli. Pa ako nagsisimula, may nahuli na agad kayo. Gabi lang to, eh. Tara, let's start. Okay, guys. Meron tayong nakitang sapot. Yan. So doon sa isang video na ginawa ko, ang kailangan nyong gawin, kailangan nakaharap kayo sa araw para masundan ninyo yung trace. And then kailangan sapot na naman, oh. Oo, saan yan? Gagamba na ito. Kailangan tignan ninyo kung saan mas marami yung nakita ka na naman, doy? Sapot na naipon. Yan. Malit lang. And then ang kailangan nyong gawin, sundan lang to. Yan. Yan. Pababa siya, pababa. Sundan natin yung tricks. Yan, naipon siya dito. So, pag ganito. Hindi, nakita ko. Ako nakakita. Pasan mo isa? Nandun. Pawa na yung dado. Yan. Lagay mo kay dado? Yun, oh. Yan, sapot. Yun. Okay, so trace. Yan yung gagambang feeling salmon. Okay. Yan o. Ano mo idado isa? Hindi. Yan. Nakaitel. Sige, pwede nang kunin. Sapot na naman. Ganun ulit yung process natin. Sundan natin. Yan, ito yung trace. Taken na. Yan o. Pansinin ninyo. Mga gano'n yan. Yan o, gagalaw siya. Baba siya. Ano baba? Mga bulok lang naman yan, nagtatago eh. Ah, sige, sige. Sunod kami dyan. Nakita ko na. Punta kami dyan! Yan o. Wag na ako na. Okay. Di sir, ako na magdadala ng lagay ni sir. Oh, huwag mo madaliin. Huwag mo madaliin. Monay. Yun na nakita ninyo kung paano mag-trace. So pansinin ninyo, bakit ba nandun siya sa ilalim ng lupa yung nakita natin siya? Kasi ganito yan, guys. Sa mga ganitong lugar, lalo na sa bundok, iniiwasan ng mga gagamba na ito yung mga predator nila, katulad ng mga ibon, tawag dito, butiki. Kaya kadalasan sa damuhan sila nagbabahay. So mapapansin ninyo, hindi sila nagpupunta sa mga puno kasi mas maraming butike na pwedeng kumain sa kanila. So, yun yung isang pangunahing reason kung bakit nagtatago sila sa may ilalim ng damuhan para maiwasan yung mga predator. So, kung mapapansin ninyo, bibigyan ko kayo ng idea doon sa mga gagambang salmon na nakikita sa Isabela. Bakit ba sila nasa ilalim? Kasi, unang-una, wala namang ano doon, wala namang puno doon. As in parang ganyan, kung nakikita ninyo, nasa bundok din tayo. Ganyan din yung itsura, pinagkaiba lang dito kahit papano. May puno dito.
Okay? So yun, yun yung reason kung bakit yun lang yung pwede nilang pagtaguan sa ilalim lang ng damuhan. So yun yung naobserbahan ko simula nung sa paghahan ko ng mga gagambas sa iba't ibang klaseng lugar, no? So sana makatulong yan. Okay guys, let's continue.